Mga binibini at Ginoo, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat kay Secretary Rex Gatchalian sa iyong pagpakilala at batiin ang ating ama ng probinsya, ng Capiz, ang ating matagal ng kaibigan. Ngayon eh, naninibago ako, tawagin kang Governor. Governor Fred Castro, magkasama po kami sa Kongreso. Ako ipasok labas, sa naman eh, tumagal sa Kongreso. Fred, na-miss ko na yung ganyang klaseng salita. Matagal na ko nang hindi narinig yung mga oratory ng inyong Governor. Kaya naman sumikat siya sa House at ngayon sumisikat siya dito sa Capiz dahil nakita naman ninyo kung makapagsalita eh talagang nakaka-inspire, tayong lahat ay na-inspire sa kanyang talumpate. Ang alkalde ng lungsod ng Rojas, Ronnie Dadivas, maraming salamat sa inyong magandang pagkasalubong. Ang ating matagal na kaibigan, anak ng Capiz, nandito rin po si ang dating senador and secretary, lahat na yata na hawakan mo, Mar Rojas, nandito po. Alam niyo po, kami ni Mar, matagal na po kaming magkaibigan. At kahit na hindi kami magkapanig kuminsan sa politika, matagal kaming nagsama sa New York at sana naman habang nandito siya hindi na niya kinikwento yung mga nangyari sa amin nung nasa New York kami dahil bachelor pa po kami at marami kaming mga adventure na magkasama. Kaya po ay nakakatuwa na matagal ko na po siyang hindi nakausap at mabuti naman nagkaroon ng pagkakataon na nag-uusap kami dito pa sa Capiz. Ang mga benepisyaryo natin, ang pinakamahalaga na grupo na nandito ngayong araw na ito, mga benepisyaryo para sa ng mga 4Ps na ibibigyan natin at ibibigay natin itong mga ating nakuhang bigas, mga kasama na lingkod bayan, mga minamahal kong kababayan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Noong nakaraang buwan lung po, ay naghatid ng tulong ang DSWD at DTI sa ating mga rice retailer dito sa inyong probinsya upang matulungan sila sa kanilang mga negosyo. Dumayo po ulit kami dito ngayon upang personal na maghatid ng libreng bigas sa mga minamahal nating Capiz noon upang makabawas sa inyong alalahanin sa pagkain. Muli na naman po, kaming nagsasanib puwersa, kasama po ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DA, DSWD, DOLE, DOH, TESDA, CHED, Philippine Coconut Authority, Philippine Crop Insurance Corporation, Agricultural Training Institute, upang muling ilapit sa inyo ang kanilang mga serbisyo. Naway masulit po ninyo ang pagtitipong ito sapagkat ito po ay para talaga sa inyo. Ngayong 2023, mahigit 10,000 benepisyaryo mula sa inyong lalawigan ang nakatakdang makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance Program o yung RFFA. Dagdag po rito, marami rin pong mga maliliit na mga magsasaka na matutulungan ng Rice Competitive Enhancement Fund o yung tinatawag na RCEF sa pamamagitan ng mga makinarya, mga punla, mga pagsasanay at seminar at pagpapahiram ng puhunan para sa kanila. Dahil dito, inaatasan ko ang DA at ang Department of Finance na pabilisin na pagbamahagi ng mga benepisyong ito. Umpisa pa lang po ito sa mga hakbangin ng gobyerno upang mapaunlad ang buhay ng mga Pilipino. Mula sa pagpapalakas ng agrikultura ng bansa at sa pagpapalawig ng mga benepisyong handog ng iba pang mga sektor. Masaya po ako na makita ang maraming natutulungan ng ating mga proyekto. Ibig sabihin lamang po nito
ay tama ang tinutungo ng ating direksyon para sa pamumuno. Ang hiling ko lamang po ay lalo ninyong pag-ibayuhin ang inyong sipag at tiyaga upang sa gayon ay mapabuti ninyo ang inyong buhay at makatulong sa ibang mga Pilipinong kailangan din na kaagapay. Higit sa lahat, makilahok sa pagbabantay sa ating lipunan. Marami po rin po tayong malaking nakakapanluloko ng kapwa. Tunay po ang nakakagalit ng mga smuggler at hoarder na yan. Nasisira ang daloy ng merkado, kaya tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin dahil sa kanilang mga illegal na gawain. Kaya naman, nakikipag-ugnayan din tayo sa Kongreso na maamyendahan ng ilang batas upang tuluyan ng maging krimen ang agricultural economic sabotage at mapabigat ang parusa dito. Mga kababayan, gaano man kalaki ang kanilang sindikato, tulad na natimbog natin sa nasmuggler sa pier ng Zamboanga noong buwan ng Agosto, wala pong binabatbat yan sa nagkakaisang nating lakas. Kaya kung may nalalaman po kayong sangkot sa mga ganitong transaksyon, huwag po kayong matakot na magsuplong. Tandaan po ninyo, kasabay ng pagsulong ng bagong Pilipinas ay ang pagkakaroon ng panatag, masagana at matatag na buhay. Ang kinin po natin ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay maging kasama natin sa pagpapaunlad at pagpapaganda sa buhay ng bawat Pilipino. Ito po ay ang ating ginagawa, pagpatuloy na makapagbigay ng tulong sa lahat ng ating nalalamang na nangangailangan. Kaya po, huwag po kayong nagdadalawang isip na magsabi kung kayo po ay nasa alanganin, kung kayo po ay nangangailangan, at ang pamahalaan ay gagawin ng lahat upang kayo ay bigyan ng tulong. Maraming salamat po. Mabuhay ang buong lalawigan ng Capiz. Magandang umaga po sa inyong lahat.